mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-30 sa buwan na ito ng Abril, taong 2024. Huling araw po ng buwan ng Abril, bisperas po ng araw ng paggawa. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre, mamaya walang iba, kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng online account ng DWIZ 882. At siyempre, tayo po ay live simulcast din po sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong araw sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mensahe o comment sa amin pong Facebook page o kaya po sa aming hotline 8470-1750-54 o kaya po ay text line 0999-376-6768. Naku, yung mainit na panahon, ano? Tumitindi ng tumitindi. Kahapon po, batay po dun sa naging pagtala ng PAGASA, sa datos ng PAGASA, 33 lugar sa bansa, 33 na mga lugar sa bansa, nakaranas ng dangerous level na heat index kahapon. At sa tala po ng PAGASA, yung pinakamataas na nakapagtala ng antas ng heat index, yun pong Dagupan, Pangasinan. Umabot lang naman sa 51 degrees Celsius. No, grabe po, grabe. No, isang araw, ang pinakamataas po, yung Iba Zambales, umabot po yan ng extreme danger level, 53 degrees Celsius. Hindi po nagkakalayo dito sa inabot na antas kahapon ng Dagupan City, 51 degrees Celsius. Nasa bracket pa po yan ng dangerous level dahil yung dangerous level po ay between 42 degrees hanggang 52 degrees Celsius. Alam niyo naman po, pagka ganyang katindi ang temperature, pwede po yung heat stroke, heat cramps, at heat exhaustion. Pati na po ang heat stroke, no? Maigi na lang po at maagap na nakapag-anunsyo nung weekend ang Department of Education at kinansela po ang face-to-face classes mula po kahapon hanggang ngayong araw. Bukas naman po suspended ang face-to-face classes pa rin dahil nga po sa holiday naman po dahil sa May 1, ano, Labor Day, araw ng paggawa, kaya wala rin pong pasok sa mga eskwelahan. Sa forecast po ng PAGASA, 39 na mga lugar ngayong araw yung posible pong makaranas ng dangerous level heat index. Kaya po, yung isa pong grupo ng environmental group, yun pong Center for Energy Ecology and Development o CEED, nananawagan na po sa gobyerno nananawagan na magdeklara na ng National Climate Emergency sa bansa. Dahil nga po sa patuloy na nararanasang matinding init. Ang paliwanag po ng CEED, ang nararanasang mataas na temperatura na last year po inilarawan ng United Nations bilang global boiling. Hindi na raw po ito global warming We are already experiencing global boiling, no? Kumukulo na yung mundo, no? Ibig sabihin, mas matindi pa sa global warming yung ating nararanasan. Ang paliwanag po ng CEED, yung global warming at yung global boiling hindi lamang po bantas sa kalusugan, kundi po pati sa supply ng tubig at pagkain. Ayon po kay CEED Executive Director Jerry Arances, mahalaga na magkaroon ng kaukulang pondo at alokasyon dahil hindi na raw po sasapat yung pamamahagi lang daw po ng ayuda. Actually, hindi lamang po Pilipinas nakakaranas ng ganito katinding extreme weather.
pati po yung ibang mga bansa sa Southeast Asia at sa South Asia, yung Thailand, yung Myanmar, kahapon, grabe ha, 48 degrees Celsius yung naitalang temperatura doon sa Myanmar. No? Matindi rin po ang dinaranas na mainit na panahon. Sa Thailand, may mga naiulat na po na mga nasawi dahil din po sa mga heat-related illnesses. Anyway, bago po tayo lumalim pa sa ating talakayan, bigyang daan po muna natin ang ating mga headlines ngayong araw na ito. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Martes, ika-30 sa buwang ito ng Abril taong 2024, sa gitna ng mainit na panahon na dala ng El Niño phenomenon, brownout, nagbabadya ayon sa Department of Energy. DWIZ Balita. Petisyon kontra PUV Modernization Program muling inihain sa Korte Suprema. Unang araw ng tigil pasada, hindi nakaapekto sa mga pasahero ayon sa LTFRB. DWIZ Balita. Panibagong rollback sa mga oil product ipinatupad ngayong araw. DWIZ Balita. At mga sirang pasilidad sa NAIA paiimbestigahan sa Senado. Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, sa gitna ng mainit na panahon na dala ng El Niño phenomenon, ay ibinabala po ng Department of Energy ang posibleng pagkakaroon ng brownout dahil sa tumataas na demand ng kuryente at pagpalian ng mga planta. Sa gitna ng umiiral nga po na El Niño phenomenon, gayunman tiniyak ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na maiiwasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng contingency measures. Nabatid na nagsagawa na ang DOE ng ilang pagbabago sa plano dahil bukod sa mas maagang tumaas ang demand sa kuryente, lumampas din ito ng halos 100 megawatts sa projection ng ahensya. Batay sa paliwanag ni Assistant Secretary Marasigan, ang pagtaas ng demand sa kuryente ay karaniwang nangyayari tuwing katapusan ng Mayo o Hunyo. Subalit na italaan ng ahensya ang peak demand ngayong taon noong 24 ng Abril. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 7 sundalo na nakasagupa ng BIFF, pinarangalan at inayudahan ni PBBM. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdes. Pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 7 sundalong nasugatan sa enkwentro sa pagitan ng mga sundalo at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Personal na iniabot ni PBBM ang 100,000 pisong tulong pinansyal sa mga sundalo na kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Siongco Station Hospital sa Maguindanao del Norte. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang mga pagsisikap ng mga sundalo mula sa 6th Infantry Division para paigtingin pa ang seguridad sa Mindanao. Pinaalalahanan din ng Pangulo na siguruhing tapat at mapayapa ang magaganap na halalan sa Bangsamoro sa susunod na taon. Samantala, ginawaran din ang medalya ng Pangulo ang ilang natatanging mga sundalo mula sa nasabing hukbo ng militar. Samantala na matatandang nakasagupa ng 7 sundalo ang 15 miyembro ng BIFF sa Barangay Kitango, Dato, Saudi Ampatuan noong April 22 na nagresulta sa pagkakapatay ni Muhyiddin Alimbang alias Kagi Karyalan, ang pinakamataas na leader ng BIFF Karyalan faction. Napatay din sa enkwentro ang kapatid ng BIFF leader na si Saga Alimbang na tumatayong operation chief ng grupo at 10 iba pa. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagain ng supplemental petition ang mga transport groups sa Korte Suprema para muling hilingin ang pagkapatupad o ang pagkapalabas ng temporary restraining order laban sa PUV Modernization Program. Kabilang sa mga nagpetisyon, sina Piston Chairman Modi Floranda, Jason Dadilagutan, Para Advocates for Inclusive Transport member Edric Samonte, No to PUV Phase Out Coalition of Panay member Elmer Foro, Commute Spokesperson Maria Flora Serna, at ang Bayan Muna Partners Group, binigyang diin ni Bayan Muna Chairman at dating Representative Attorney Nery Colmenares, na dapat lamang na itigil ang programa dahil sa
palpak na pagpapatupad ng pamahalaan. Tanging ang mga kapitalista lamang anya at mga dayuhan ang pinapanigan ng gobyerno sa isinusulong na modernization program. DWIZ Balita. Napiko namang maparalisa ng transport strike ang public transportation system. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Teofilo Guadis III, walang naging epekto ang tigil pasada lalo na sa mga lugar kung saan malakas ang presensya ng transportation group na Piston gaya ng Divisoria, Sukat at Quezon Avenue. Ikinasa ng miyembro ng grupong Piston ang tatlong araw na transport strike, isang araw bago ang April 30 deadline para sa consolidation ng mga jeepney operator at driver na bahagi ng PUB Modernization Program ng pamahalaan. Kaugnay po niya, nagsagawa ng rally ang mga nagprotesta sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang sa Pasig City, Quezon City at maging sa Laguna. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagkabalita sa oras na 15 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga. Umarangkada na ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 45 centavos ang ibinaba ng presyo ng kada litro ng diesel, habang 25 centavos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina at 90 centavos ang tapya sa presyo ng kada litro ng kerosene. Unang ipinatupad ng kumpanyang Clean Fuel ang naturang price adjustment kaninang alas 12:01 ng hating gabi, habang nagkaroon ng kaparehong rollback ang mga kumpanyang Pilipinas Shell Petroleum at Sea Oil Philippines Corporation kaninang alas 6 ng umaga. Paliwanag ni Energy Assistant Secretary o Assistant Director Rodela Romero, ito'y matapos na humupa ang tensyon sa Middle East at pagdami ng supply ng langis ng Estados Unidos. Gayunman, hindi ibig sabihin na magtutuloy-tuloy na ang pagsadsad ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil may iba pa anya mga dahilan na maaaring makaapekto sa galaw ng halaga nito. DWIZ Balita. Tanggap po tayo muli ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang PRC mabagal daw umaksyon sa mga reklamo laban sa ilang doktor. Ang report mula kay Patrol No. 19, Celi Ortega Bueno. Mabagal daw sa pag-aksyon sa mga reklamo ang Professional Regulation Commission o PRC. Ito ang naging aksyon ni Senator Rapi Tulfo laban sa PRC. Sa isang privilege speech, sinabi ni Tulfo na may mga kaso sa PRC na tumatagal ng higit na 10 taon at may kinamamatayan na ng sasampa na reklamo. Kabilang sa tinukoy niya reklamo, umano'y junket trips ng ilang doktor na inisponsoran ng mga pharmaceutical companies na anya'y ayaw aminin ni Health Secretary Ted Herbosa na ito'y rampant o talamaka. Sinabi niya ni Herbosa sa isang pagdinig ng Senate Committee on Health na may mga regulasyon na pwedeng kasuhan ang pharmacist, pero may mga, para kay Tulfo, dapat may liability ang mga doktor. Bukod dito, may mga doktor din anya na nagsalaysay sa kanya ukol sa may pagregalo ng isang pharma company na maluluhong gift sa ilang doktor sa ilalim ng umano'y multi-level marketing schema. May doktor din naman sa Bulacan, isinumbong sa kanya na sangkaterba ay ginagawang pag-opera sa mga mata dahil nakaka-claim sa PhilHealth. Iginit na imbisigahan ito ng Senate Committee on Health. Samantala, sa isang manifestation sa plenary, humingi Senator Risa Ontiveros para kay Secretary Herbosa ng paglilinaw ukol sa bilang ng generic na gamot para hindi ma-encourage o ma-discourage dito ang publiko. Wala pang tugon kina Tulfo at Ontiveros sa ang PRC at itong si Secretary Herbosa. Ito ang Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! O ilan lang yan dun sa mga mainit na tinalakay sa pagbalik sesyon ng Senado, at kabilang po dun sa mainit yung tinalakay, Sentol, yung pagpasa sa third reading. Kaya nga mamaya, may hearing dyan, patungkol dyan mamaya. Morning nga, Cecil. Yes, good morning patungkol po dito sa mga di umano ay bibigay pabor ng ilang mga doktor sa ilang mga pharmaceutical companies. So mamaya, alas 10 yan eh, ngayong umaga. So papunta rin tayo ngayon doon umaga para
baka makatutok dito sa di umano ay isang irregularidad, unethical practice ng mga doktor. Yun. At isa pa, Sentol, na naging highlight din kahapon, yung pagpasa sa third reading, di ba, nung karagdagang ay, mga... Ay, yung Sharia. Sharia. Sharia court. Madadagdagan ng mga Sharia court. 12 ata yun. Tayo ang nag-sponsor nito at aprobado na yan. Ito yung, kasi yung mga Sharia, sa Sharia, yung mga kapatid nating Muslim, pagkukuha ng mga birth certificate, at marriage license, eh doon pa sa Cotabato, sa Buanga pupunta, kahit tiga Taguig ka, kahit tiga Quezon City ka. Ngayon, magkakaroon na rin ng sarili Sharia Court dito sa Metro Manila, at sa Bicol, at sa iba pang lugar. Ayan, kasi marami ding mga kapatid na Muslim na residente rin naman po dito sa Metro Manila. Malaking kaginawaan para sa ating mga kababayang Muslim. Samantala, sa iba pong mga balita, sinalubong ng rollback sa liquefied petroleum gas ang mga consumer ngayong araw. Ayon kay Regasco President Arnel T., piso lamang ang tapyas presyo ng kada kilo ng kanilang LPG. Paliwanag ng industry player, ito'y kasunod sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at pagmahal ng freight cost o gastos sa mga cargo ship. Ito'y dahil dumaraan din sa Red Sea ang mga barkong nagde-deliver ng LPG sa Asia. DWIZ Balita! Report po muli mula sa labas ng himpilan. Ang suporta ng Pangulo sa pag-asagawa ng 2025 BARM election ay ikinalugod ng Basilan Solon. Ang report mula po kay Patrol No. 11, Tina Nolasco. Ikinatuwa ni House Deputy Minority Leader at Basilan Representative Boje Bataman ang kamakailang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tuloy ang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa susunod na taon. Ang kihataman, malinaw na malinaw ang sinabi ng Presidente sa naganap na commemoration ceremony para sa 10th anibersaryo ng paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB sa Barira, Maguindanao del Norte. Gitnang kongresista, mahalaga ito sa kasaysayan ng BARMM at ikinatutuwa niya na kinikilala ng Pangulo ang karapatan ng mga taga-Bangsamoro Region na pumili kung sino ang mamumuno sa kanila. Anya, ito ang katuparan ng democratic right ng mga taga-Bangsamoro na maisa katuparan at makamit ang makabuluhang otonomiya alinsunod sa CAB. Una nang ineschedule ang nasabing eleksyon noong 2022 sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law o BOL, ngunit ipinagpaliban at isasagawa na nga sa susunod na taon o sa 2025 sa pamagitan ng pag-amyenda sa BOL noong 18th Congress na nagpalawig sa termino ng Bangsamoro Transition Authority sa panibagong 3 taon. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, nagiringkod ng tama. DWIZ Balita! Pinaiimbestigahan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senado sira at hindi maayos na pasilidad sa Ninoy Aquino International Airport at sa Cagayan de Oro Airport. Nais din ni Senador Zubiri na maghain ng resolusyon ukol sa issue matapos ng personal na makita ang hindi gumaganang escalator at mga sirang aircon sa NAIA 3. Kaugnay nito, nasaksihan din ng Senate President kung gaano kadumi, kasiksikan at hindi maayos ang mga pasilidad sa Cagayan de Oro Airport. Kasabay nito, iginiit ni Senador Zubiri na dapat kunin ang pribadong kumpanya niya ang pangasiwa sa rehabilitasyon ng NAIA at Cagayan de Oro Airport. DWIZ Balita! Ito lang yung pinag-usapan natin kahapon, Sentol, nung ating kapanayamin si Secretary Jaime Bautista. Di ba yung issue sa NAIA? Yes, sa NAIA. Mm-hmm. Tinanong natin yan at nabanggit niya yung pasok na nung mga, yung isang bagong, yung San Miguel na nga. At minsan pag napapadaan tayo sa airport, sinasabi ng mga ibang kawani doon na talagang kumikilos na rin yung San Miguel. Meron na sila mga intervention at nagpadala na ng mga engineer para po doon sa mga air conditioning system. Mm-hmm. Mukhang di talaga kinakaya ano ng mga pasilidad yung matinding init ng sobra. Panahon. Ay, 51 kahapon, Sentol, sa Dagupan City. 51 degrees Celsius ang heat index. Eh, mamaya, meron din Senate hearing patungkol dyan eh. Mm-hmm. Doon sa kung ano yung mga pwedeng gawin pa sa DepEd at iba pang mga pisina, lalong-lalo na dito sa patungkol nga dito sa init na nararanasan natin ngayon. Mm-hmm. Eh, ang binabanggit po ng DOE Sentol, baka raw magpatupad ng brownout. Baka ay mahirap yun. Apektado lahat doon. Lalo pag
51 at may balita pa na magpi-57. Oh, grabe yun. Antende na nun. Matindi yun. Na nun. Kaya ingat-ingat na po tayo nun. Para na tayong sinasauna nun, Sentol. Wala ka nang susiliingan pag gano'ng kainit. Para na yung bisita ko kahapon. Yung bisita ko kahapon, tuloy yung... Paatuloy-tuloy yung ano niya, yung luto. Alam mo, bisita ko kahapon, si pare, si Diwata. Ay, si Diwata! Oh, si Diwata. Bisita ko kahapon, siya ang nagdala ng mga barbecue sa akin. Napakabait na tao, binabati ko siya. 2 kilometro daw yung pila sa kanya ang pagkain. Oh, pati mga taga-Pangasinan nandun. Wow, makadayo nga dyan sa kanyang pwesto, Sentol. Eh, yung binabanggit Sentol ng... Center for Energy, Ecology and Development, dapat na raw magdeklara ng National Climate Emergency. Yun, kasi hindi na raw sapat yung paayo-ayuda lang daw ang binabanggit nitong grupong ito. Dapat daw National Climate Emergency. Hindi lang natin alam, magkaroon tayong opportunity, Sentol, kung ito na ba in the history yung pinakamatinding init na nararanasan. Kasi patindi siguro siya... Siguro makapanayam din natin si DOST Secretary Solidong. Para magkaroon tayo ng isang malawakang update sa buong Pilipinas na ayan, kung yan, ano maganda. Yung mga rekomendasyon ng DOST. Ayan, mainam yan, Sentol. Mm-hmm. Kasi mukhang ito na yung the new norms no sa pagpasok ng era ng global boiling, sabi nga ng United Nations. Ayun po. Anyway, Sentol, tayo ay magbibigay daan po muna sa commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas... Ganap ng 6:26 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at Sentol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon para bigyan tayo ng update dyan sa PUV modernization at yung epekto nung ipinatupad na tigil pasada. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chairman Attorney Teofilo Guadis. Maganda umaga po, Chairman. Magandang umaga po, sir, at magandang umaga po sa lahat ho ng mga nakikinig sa atin. At salamat po sa inyong paanyaya sa amin, sa inyong programa. Ayan, magandang umaga. Diretso yung gano'n yung tanong. Yung deadline na po ngayon, di ba? At bukas, supposed to be, tapos na. So, kung atin pong isa-isahin lahat ito, Chairman, i-consider lahat yan, koloro mo, ilan po lahat yan ang total yan? Yung hindi susunod? Sumunod po is about 78.33% or that would be about 150,179 units po out of a possible 191,730 na units po. So, ang total po natin ho, Senator, 78.33%. So, na-achieve na po natin yung ideal target in a consolidation, which is 70% po. So, yung natitira, meron ba kayong balita kung susunod pa kahit wala na, isang araw na lang, oras na lang, o talagang i-consider nyo na na mga kulorum at paghulihin na, ganun ba yun, Chairman? Senator Tol, ang programa po namin ngayon is we are still hoping po up to the last day. Nagbukas po kami hanggang 10 o'clock ng gabi para po himukin po sila na sumama sa ating programa. So far po during the last 2 days, napansin po namin dumami ng dumami ang tao sa ating mga tanggapan po. Ito po ay prueba na tayo po bilang lahi ay mahilig po sa mga last minute. Kaya yung mga hindi po naniniwala nung una, natutuldukan na talaga ng gobyerno yung consolidation at magtutuloy-tuloy sa modernization, ay muli ngayon nagpa-file ng kanilang application for consolidation para po sila po ay makapagbiyahe after April 30 po. So, naniniwala po kami na tataas pa to, pero
At the most po, sir, is hanggang 80% na lang po to. Which to us... Hanggang ilan? Pakiulat, chairman. 80% po. 80% po. Yes, which is very ideal po. Chairman, yung initial nyo dati, yung magiging basihan ng cancellation nito, yung Memorandum Circular 2023-051. So, ang tinatanong ng iba, nung na-issuehan sila ng prangkisa, yung prangkisa, individual yon, isa-isa. Ang mangyayari ba nito, yung halimbawa, 20% ay hindi nakakonsolidate, yung bang 20% ay i-issuehan ng isang circular na kayong lahat ay revoke ang prangkisa o bibigyan din ng isa-isa rin na cancellation ng franchise, chairman? Sir, ang gagawin po niyan as a matter of due process, magpapadala ho kami ng notice sa lahat ho ng mga hindi tumupad at hindi ho sumangayon sa programa ng gobyerno. Ito yung tinatawag po natin show cause, which will be the basis ho ng pagkanilang revocation ng license. Tatanungin ho natin sila kung bakit ho hindi sila tumupad at kung hindi ho sa programa ng gobyerno, and then from there on ho, the proceedings will commence until eventually po matanggalan po sila ng prangkisa dahil ho sa hindi ho pagsang-ayon or pagtupad or pagsama sa consolidation or and modernization program of the LTFRB. Ayun. Bagamat meron pang ilang grupo na inaabangan yung nag-file ata ng supplemental petition kahapon sa Supreme Court, kayo po ay kampante na hindi nagagalaw ang Supreme Court? Sa amin pong pananaw at sa aking pananaw ko bilang chairman, kami po ay naniniwala na tila wala hong gagawin ng Supreme Court. I mean, hindi ho bibigyan tugon yung kanilang petition for a temporary restraining order. Kasi po kung ginawa po yan, sa pananaw namin, nung December pa ho ginawa yan ng Supreme Court. Sa ngayon po, wala pong aksyon ng Supreme Court, kundi pinag-comment po ang Office of the Solicitor General bilang abogado ng LTFRB. So, naniniwala po kami na matibay po ang aming basihan at wala pong temporary restraining order na ibibigay ang Supreme Court. Cecil, baka ikaw may katanungan kay Chairman? Yes po, Chairman. Yun lang pong magiging impact sa mga commuter. Ito ho ba yung inyong napag-aralan na? Kasi ang worry po natin, dahil nabanggit niyo po, 78% po no, yung sumunod, yun lang pong impact sa mga commuter na baka po may mga lugar na hindi po kayang maservisyuhan ng mga pumapasada na po ng mga modern jeepney. Ano po yung measure na ipatutupad ng LTFRB para naman po hindi maapektuhan po itong ating mga commuter? Ma'am, sa aming pag-aaral, may mga areas nga na tila po hindi tumupad yung mga tumatakbo ng rotang yan. Normally, ma'am, yun yung mga rotang ang haba is 1 to 3 kilometers lang po yan. Na in those areas, may mga dumadaan na bus, may dumadaan na UP, at may dumadaan na iba-ibang modalities po ng mga sasakyan. So, mawala man yung 20%, meron pong iba na that will take the place of that. Number two ho, kung sakali man pong walang mga dumadaan na mga bus, mga UV sa area niyan, mga maiksing rotang niyan po, may tinatawag kaming rescue routes. Yung mga jeepneys doon sa katabing rota po, iniangyayahan ho namin na pwede silang mag-participate and then pwede sila hong magmi-ari ng rotang yun kung magfa-file ho sila ng appropriate petition sa LTFRB and we will issue the corresponding special permit. Ibig kong sabihin, yung mga katabing rota po, yun po ang daray. Na-identify na po kami 30 days ago pero ngayon napunuan na po kaya confident po kami, Senator, na and ma'am, na wala pong mawawala ng sasakyan comes May 1. Ayun, yun po ang importante. Kasi yan din ang dahilan, Cecil. Mm-hmm. Kaya nagsuspende ng klase bukod dun sa heatwave, yung ang DepEd. Kasi baka nga itong medyo kalituhan pang ito,
yung masasakyan ng ating mga estudyante mm-hmm. at mga magulang. Oho, so, may sasalo naman pala. Mm-hmm. At Cecil, meron ka pang dagdag kay Chairman? Oho, isa na lang po, Chairman. Yun lang, klaruhin lang po namin, ano? Ibig sabihin po, pagka nakahabol sa consolidation ngayong araw, papayagan pa rin ba sila makapasada bukas, Chairman? Kasi baka may mga proseso pa po yan na pagdadaanan. Papayagan pa rin ho ba sila? Kasi nabanggit niyo po, dadaan naman ng due process. Sila ibibigyan muna ng notice o ng summon. Kailan po talaga yung pagkakataon na wala na po talagang, hindi na po talaga sila pwedeng bumaybay sa mga kalsada? Ito pong mga hindi tatalima sa consolidation. Ma'am, sa tanong po ninyo, ma'am, kung meron pa po bang sufficienteng masasakyan po, ma'am? Oo, hindi ho. Yun pong mga hindi tatalima na mga jeep. Yung mga hindi po tatalima, ma'am, and then yung mag-decide sila na sa last minute po ay gusto po nilang sumama, nireduce ko na lang ho yung requirement ho. Essentially po, for compliance, petition, mm-hmm. yung prueba ng kanila pong kooperatiba or ng korporasyon, kopya, xerox, o photocopy mm-hmm. ng ORCR nila. Yun lang ko muna. Pwede. So, Chairman, pwede kayang ano, ito, bilang pakiusap na rin natin sa inyo, pwede kayang mm-hmm. kahit na, kasi hindi naman makakomply yung iba dyan, yung iba natataranta na, pwede kayang isang one-page petition lang na pro forma na, na printed na, paperman na lang sila, i-xerox yung ORCR, tapos parang letter of intent, pwede kayang ganun ang pakiusap nila, tapos total, bukas naman piyesta opisyal, ipunin nila yung mga papel nila at the following day, ay saka kompletohin. So parang pinadali natin, pinaalwa natin yung proseso, yung parang letter of intent muna. Siguro madadagdagan yung 80% ninyo pagka ganun. Yung siguro ang pakiusap ng iba, pati ng mga organisadong grupo. Tama po kayo, Senator. Aming po substantial compliance lang ang sinasabi. So, letter of intent, pro forma, photocopy noong kung po nila, articles of incorporation or yung sa kooperatiba po nila at saka yung ORCR ng sasakyan. Sufficient na po yun. Although marami mong requirements yan, yun munang tatlo ang required. Sana mapakinggan din natin yung iba. Okay, mapakinggan natin yung iba na kahit konti mo ng dokumento. Tupalo next week o pagkatapos ng piyesta opisyal yung ibang documents para naman hulihin sa susunod na araw. Opo? We give them 6 months to complete everything. Ayun, hindi lang pagtupalo kundi mahaba-haba ko yung period po para makapag-comply sila. Ayun, salamat. So, letter of intent, tapos good for 6 months, i-comply na nila. Yun na yung Opo. Kailangan. Maraming salamat doon. At yun ay makalaking tulong sa mga mm-hmm. super natin at sa kanilang mga pamilya. Kasi hindi rin biru-biru yung pagko-comply ngayon. Kasi yung iba talaga, umasa na may lalabas na Supreme Court TRO, Supreme Court Decision. Pero hanggang sa last minute nga, sabi ni Chairman, baka wala. So, dapat mapagbigyan din itong mga driver natin. At nakakaawa rin na mm-hmm. Bigla na lang mawawala sa kalye, mawawala ng hanap mm-hmm. buhay, pati kapamilya nila ay apektado, Cecil. Yun. Importante po yan, Sentol, no? At may ganyang leeway ang LTFRB. Mm-hmm. Salamat doon. Tulong sa mga superior na chairman. Meron ka pa ang tanong, Cecil? Okay na po, Sentol. Ay, maraming salamat, Chairman Guadis. Alam kong abalang-abala kayo at sa pagpapatupad nito, pero isaisip din natin ang kapakanan ng mga super, ng mga pasahero, at yung pagpapatupad sa inyong circular na isang sa isang pamamaraan na makatao at lahat naman ay dumaanas sa ganitong proseso. Maraming salamat, Chairman Guadis, sa pagkakataong binigay mo sa usapang tol. Sana sa mga susunod pa ay matawagan ka pa namin para sa mga update. At good morning po sa inyo, sir. Salamat sa pagising na maaga. Good morning po, Senator, Ma'am Cecil, at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Chairman. Narinig natin si Chairman Guadis at talagang ultimo oras na eh. Anong tawag doon? Oo nga ho. Last minute na ito, kaya ora de peligro. Yung tama yung pagbigyan yung mga chuper na kahit letter of intent lang mm-hmm. para sa ganun ay makahabol. Kasi maraming dokumento pang kailangan, naniwala sila na siguro na may lalabas na Supreme Court decision.
So tama yan, gawin natin mas makatao para matulungan natin yung ating mga kababayang drivers. Ang oras po natin, alas 6:45 ng umaga. Mga balita updated, mga issue updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, Tol ng Bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Sentol. Dahil po ngayon ay araw ng Martes, ito yung ating araw na inilalaan para sa ating mga kababayan sa abroad. E na makakasama po natin ngayong araw ang ating Europe correspondent na si Dick Villanueva para tayo ibigyan ng update dun sa ginagawang preparation doon pala, Sentol, para sa Paris Olympics. Maganda umaga, Dick! Okay, maganda umaga. Magandang umaga, Sentol at Cecil. Isang malamig na umaga na 13 degrees Celsius dito sa lusod ng Paris. Ningit mo kami, Dick. Sarap naman dyan. Ha? Kami dito, iniihaw na kami rito. Iniihaw na kami rito. Kumusta dyan sa Paris yung ating mga kababayan? Ito, isang ano, no, may konting problema pero nagawa naman ng paraan. Pinakamalaking pista sa Paris sa taon ng ginaganap sa lungsod, apektado sa Paris 2024 Olympic. Mm-hmm. Kasi isang email ang natanggap ng presidente ng Committee General des Associations Philippines en France o SIGAP. Ang nasabing email ay naglalaman ng pagkansila ng venue na kung saan ginaganap taon-taon na nasabing okasyon. Isang kadahilanan ay natuon ito sa buwan ng Hulyo sa pagbubukas ng Paris Olympic. Nakaugalian na kasi sa tuwing sasapit ang unang araw ng Linggo sa buwan ng Hulyo, ginaganap ang okasyon na dinadala ng mahigit 6,000 Pilipino na nanggaling pa sa iba't ibang bayan sa France. Dami. Sa ginanap na pagpupulong ng Board of Directors ng SIGAP, imbes na Hulyo, ito ay gaganapin sa buwan ng Setyembre at inaasahan kanila doon, Sentol. Ayun. Iniimbitahan kanila. Sige. Malamig pa ba yun? Malamig pa ba nun? Maganda na yon. Ano na yon? Nag-aagaw na yung init ng summer at saka yung fall. Yan. Ayun. Pero ito, sir, ang dami ng mga atleta natin na papalapit ng pumunta dyan kasi nadagdagan na naman tayo sa fencing si Khan Katan na nag-qualify at meron pang nakaabang na madadagdagan pa ito. Baka meron pang isang gymnastics at meron pa tayong nakaabang na dalawang boksingero. Pero yung tanong ng mga atleta natin, may mga tutulugan naman yung mga yon, madali bang mga ano, yung mga, kasi ang kasama doon sa Athletes Village, yung lang mga atleta, yung mga coach, yung mga kasama nila, ay talagang kalat yan. Nagkaroon ba tayo, na yung Filipino community ba, ay nagkaroon ng, kapag nagme-meeting kayo, parang adopt a Filipino athlete or supporter na ano, meron bang gano'n na, kasi mga, kung darating dyan yung mga yon, lalong-lalo na yung mga assistant nila, talagang walang alam yan dyan. Kung saan pupunta, hiwa-hiwalay pala yung venue. Oo. Nakaugulayan na kasi ng mga Pilipino dito, Sentol, lalo na pag yung may mga dumarating dito yung mga choral, yung mga nagko-concert. Yung talagang ina-adapt nila, halimbawa, yung mga naimbitahan lang na para mag-concert dito na talagang wala silang kakayahan na para parang wala silang budget para sa mga accommodations nila. Yan ay may mga kanya-kanyang parang poster parents sila. Hinahati-hati sila para doon tumuloy sa mga malalaking bahay. Katulad ko, itong bahay ko, malapit sa 5 minutes lang paglakad mo sa ano na, sa Francis Stadium na, yung pagaganap pa ng opening ng Olympic. Ah, maganda pala dyan, pag napasyal ako dyan, ano, magpapaampun muna ako ng mga 5 araw dyan, ano. Sa bago mag-opening, Cecil. Magdadala na lang ako ng rice cooker na maliit. Ito magiging problema nila. Kasi hinggil naman sa magiging seguridad na paparating na Summer Olympic at Paralympic ay may linya ng subway na isasara sa publiko at maging ang mga daan na malapit sa paggaganapan ng competition ay isasara din sa publiko. Mm-hmm. Dahil? Ibig sabihin, dahil sa seguridad, dahil may mga banta ng ano rito. Terrorism. Ayun, napakahirap. Napakahirap siguro na ano? Hindi, maganda naman. Maganda maglakad dahil parang namamasyal ka.
Mm-hmm. Ay, hindi namin, hindi alam ko ano salita. Hindi mo hindi ka marunong magbasa. Hindi mo alam yung direksyon. Meron ho sila mga ano dito, mga volunteer dito na bilingual na mga kinuha. Ayun, oo. Baka ma-late pa sa akin. Baka kasali ka sa isang event, na-late ka pa dahil naligaw-ligaw ka na. Mm-hmm. At saka, yung mga ano no, yung mga nagtatrabaho natin mga Pilipino rito na malapit sa venue ay kukunan ng mga employer nila ng QR code. Kasi hindi ka papapasukin doon. Pag sarado 'yon, hindi ka nila papapasukin kung wala kang QR code na certifying na nagtatrabaho ka sa address na 'to sa amo mo. Ganun. Ang alam ko sir, yung atleta natin ay hindi muna sa Paris. Merong isang bayan diyan, letter L, eh. Hindi ko naman ma-pronounce. Doon muna sila. Lyon? Hindi ko alam, doon muna sila sa taon na 'yon, doon lang sila magte-training. Nang isang buwan bago mag... Siguro June, nandiyan na sila. Malalaman mo yun sa akin. Pag-aaralan ko, i-pronounce yun kung saan yun. Nandun mo na sila. At ang kagang... May ano tayo dito? Uh-huh. Alam niyo dito sa ano no, itong dahil sa food month sa atin, yung mga batang ipinanganak na nag-aaral sa France, ipinatikim yung mga putahing Pinoy, yung adobo, wow. Tsaka yung mga street foods na halo-halo. Yung mga bata na lumaki dito na hindi pa halos na yung dito na ano yung kultura ng ano no ng Frances ang nakaugalian na nila. Kumain sila ng ano no, adobo tsaka halo-halo. Pati mga batang Frances kumain din. Pinatikim na ano sa ng isa sa mga ano no ng NGOs na kung saan nakipag coordinate sila sa embassy. Doon yata ginanap sa embassy at tawag dito is ano yung pinakain sila isa-isa, pinatikim kung anong lasa, which is lahat sila thumbs up. Yun ang sabi, gusto nila. Oo. At saka ito pa. Oo. Sintol, yung update naman sa Pinoy na pumatay sa kanyang amo, wala pa rin malinaw na report. Sinubukan nating humingi ng update sa Embahada ng Pilipinas sa pamamagitan ng text messages sa ATN or Assistance to the National. Subalit ayon kay Police Attaché Colonel Rodolfo Castro ng Philippine Embassy ay hinihintay pa nila ang kanilang request sa Police Prefecture sa Paris. Kasi ang balita yata nakakulong na. Merong ano, merong center si ano, Sentol, no? Baka makatulong Sentol para mabigyan ng ano ng assistance din. Oo po eh. Dapat to follow up natin sa embassy dahil wala sila na eh. Matagal na, halos isang buwan na hindi wala na akong ano update eh. Kaya tumawag ako. Baka kukuha tayo ng kaunting detalye kahit i-email mo na lang. Sa programa para nang sa ganun eh maabisuhan din natin yung pamilya at matulungan. Opo. Okay, yan na lang muna, Sentol, naganap dito. At maraming salamat, Sentol at Cecil. At yan ang mga balita mula po rito sa Paris. Ito po si Dick Villanueva, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa DWIZ 882. Maraming salamat, Sir Dick. At ako, excited na yung mga kababayan natin doon sa mga papalapit na balita para sa Paris Olympics. At ito, Sentol. Kumusta na lang sa mga kababayan natin dyan na sumusubaybay ngayon. Right. Salamat mula sa Paris. Live, nagre-report ang ating kababayan, Mr. Villanueva. At ito, Sentol, excited din, Sentol, itong nakatanggap ng Sentol token ngayong umaga. Ay, oo. Sige, nasaan bang palengke ngayon? Si Alexa. Si Alexa Avila. Nandun siya ngayon sa Mandaluyong City. Alexa? Sino ang maswerteng nakatanggap ng ating Sentol token dyan sa kinaroroonan mong palengke o pamilihang bayan? Nasa Kalentong. Ayun. Gandang umaga, Senator Tol at Ms. Cecil. Dito tayo ngayon sa Kalentong Market. Actually, dalawa yung pinuntahan natin dito eh. Kalentong Market tsaka AAA Market. Magkakatabi lang tong dalawang to. So, andito tayo ngayon para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang gulay, sibuyas at carrots nasa 100 piso per kilo. Bawang, 175. Patatas, 100 din. Kamatis, senta. Talong, 90. Ampalaya, 120. Repolyo, 70. At ang Baguio Pechay ay nasa 80 pesos per kilo. Yung karne, sinasabi tumaas dito, pero kung ikukumpara natin sa napuntahan natin sa Baseco kahapon, ang pork chop ay nasa 310 lang. Laman, 310. Lomo, 360. Tempo, 370. Buto-buto, 285. At ang atay, 310. Ang manok naman ay nasa 150 pesos per kilo. Sa isda, ang galunggong ay 160, bangus 150, tamban 140, tilapia 100, at ang tumpok ay nasa 100 piso rin. Ayan. Ay, sino yung nanalo natin, Alexa? Yung nanalo ng token natin? Sinong maswerte? Kasama natin si Kuya Randy Gabo.
Tindero siya ng mga isda dito sa AAA. Kuya Randy, magandang umaga. Magandang umaga po. Ay, oo, matumal ba ang benta? Ma, ano na, ubus na, paubos na. Ha? Matumal o maraming namimili ngayon? Kamusta ang benta? Yo, matumal naman po. Nakakabenta naman po. Ayun. Maaga pa kasi. Maaga pa kasi. Ikumusta mo na lang kami sa mga kasamahan natin dyan, sa mga kasama mong tindera. Tindero. Mga kapatid ko po. Ayun. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo, ate? Kumusta po kayo, si Senator Tagustino po ito? Ingat-ingat po sa init. At masyado mainit ngayon. Inom po kayo ng tubig. At lagi sisilong. Salamat. At siguro mamaya pahinga ng kaunti. Ayan, nasalamat Alexa sa iyong live report. At ngayon naman ay ating pakinggan si Cecil para sa kanyang kaunting panalangin. Yes, Senthol. Ito na po, bago tayo tuloy ang magpaalam, isa pong mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. A thought to ponder and live. Two things define us: our patience when we have nothing, and our attitude when we have everything. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yun. Have a great day ahead. Sa lahat po ng ating mga tigay, ito po si Senator Francis Tolentino. Magkita-kita po muli tayo bukas, May 1, Labor Day. At mag-ingat po tayo sa init ng panahon, uminom lagi ng tubig. Salamat sa pagsubaybay sa Usapang Tol. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senator Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, pagbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.